Matatagpuan sa lumang kabayanan ng munisipalidad ng Marilao ang simbahan ng parokya ni San Miguel Arcangel. Ang parokya sa ilalim ng pamimintuho kay San Miguel Arcangel ay sumasakop sa mga bisitang matatagpuan sa mga barangay ng Abangan Norte, Abangan Sur, Ibayo, Poblasyon 1, Poblasyon 2, Nagbalon, Saog at Tabing Ilog. Sinasakop ito ng bikarya ng San Martin ng Tours sa Diocese ng Malolos. Ang kasaysayan ng parokya ng San Miguel Arcangel de Marilao ay nakaugat sa tinatawag na bisitang matanda na nasa pamimintuho ng mahal na senyor na nooy sakop pa ng pueblo ng Meycauayan. Mayroong dalawang bersyon sa pagtatatag ng bisitang matanda. Ayon sa isang bersyon, taong 1588 nang matatag ang Marilao bilang isang baryo ng Franciscanong pueblo ng Meycauayan. Kasabay ng pagkakatatag nito ay naipatayo rin ng isang maliit na kapilyang yari sa Kawayan at Pawid sa lugar na tinatawag na Tawiran. Sa ibang mga tala, ang bisitang matanda sa Tawiran ay naipatayo noong 1746, 50 taon bago naging ganap na pueblo ang Marilao. Sa pamamagitan ng pagdedebosyon sa ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na senyor na ipinakilala ng mga frailing Franciscano, naging lunduan ito ng paglago ng pananampalataya ng mga Marilenyo. Noong 21 ng Abril, 1776, naitatag ang Pueblo de Marilao at ang Parokya de San Miguel Arcangel bilang isang nagsasariling parokya mula sa Meycauayan. Noong 27 ng Hunyo ng taon ding yon, ay naitalaga si Fray Vicente de Talavera bilang una nitong kura paroko at sina Fray Francisco de Bocairente at Fray Gregorio de Garobillas bilang mga katuwang na pari. Kasabay ng pagtatatag ng bayan, pinasimulan din ang pagpapatayo ng isang mas malaking simbahan sa lugar na kasalukuyang kinatitirikan nito. Taong 1848, sa panahon ng panunungkulan ni Fray Victoriano del Moral ng pahintulutan ng nooy Gobernador General Narciso Claveria, ang pagpapasimula sa konstruksyon ng isa pang mas matibay na simbahan na tinatayang gugugol ng kulang-kulang 20,000 piso. Gagamitin sa pagpapatayong ito ang mga materyales na adobe, ladrillo, erahes, at mga kahoy na karaniwang ginagamit sa pagpapatayo ng mga gusali noon tulad ng nara, molave at yakal. Natapos ipatayo ang simbahan noong 1868 sa panahon ng panunungkulan ni Fray Juan Fernandez Maroto. Ang kasalukuyang simbahan ay nasa estilong barn-style baroque. Isa sa mga natatanging katangian nito ay ang kampanaryong wari umusbong mula sa likuran ng patsada ng simbahan na nabanggit sa CCP Encyclopedia of Philippine Art. Sa kampanaryong ito, matatagpuan ang mga matatandang batingaw ng simbahan. Ang kampanang San Miguel Arcangel, ang pinakamalaki na may petsang 1868, at ang kampanang Santa Barbara na ipinagawa noong 1875. Naroon din ang isang kampanang pinagawa ni Padre Jose Salas noong 1967. Sa tabi ng simbahan, matatagpuan ang matandang Campo Santo, ang Sementeryo Katoliko de Marilao na siyang himlayan ng mga katolikong mananampalataya ng parokya. Noong Marso 1879, sa kasagsagan ng digmaang Pilipino-Amerikano, hindi nakaligtas ang simbahan sa panununog ng mga puwersang Pilipinong pinangunahan ni General Antonio Luna upang pigilan ang pag-abante ng mga hukbong Amerikano patungong Hilaga dahil sa pagtugis ng mga ito kay General Emilio Aguinaldo. Matapos ang sunog, tanging mga batong pader lamang ang nalabi sa kabuuan ng simbahan. Tinatayang nagkakahalaga ng 123,276 na piso ang natamong pinsala ng simbahan at kumbento na siyang idinulog bilang danyos sa Komite ng Ugnayang Insular ng Mababang Kapulungan ng Estados Unidos
Ngunit inirekomenda nitong huwag itong bayaran dahil ang insidente ng panununog ay bunga ng digmaan. Sa pagsusumikap na maitayong muli ang bahay dalangin ng tinupok ng digmaan, pinasimulang ipaayos ang simbahan ng Marilao noong 1902 sa panahon ng panunungkulan ni Padre Cirilo Abela. Ngunit dahil sa pinsalang natamo ng bayan at sa pagliit ng bilang ng populasyon at ng kabanang bayan, muling naibalik ang Marilao bilang isang baryo ng Maykawayan noong 1903. Sa kabilang banda, nanatili naman sa kanyang pagsasarili ang parokya ng Marilao. Makalipas ang mahigit isang dekada, dahil sa muling panunumbalik ng sigla ng bayan, muli itong nagsarili bilang isang munisipalidad noong 1 ng Enero 1915. Sa pagpasok ng dekada 20, naibalik ang simbahan sa dati nitong kayarian at laki sa panahon ni Padre Simplicio Fernandez. Noong dekada 30, isa sa mga naging kura paroko nito si Padre Rufino Santos na nang matapos ang matagumpay na pangangasiwa sa Marilao ay naitalaga bilang kalihim ng nooy Arsobispo Miguel O'Doherty at sa kalaunan ay naging Arsobispo ng Maynila at kauna-unahang nahirang na Pilipinong Kardinal. Siya ay itinanghal na adopted son of Marilao sa pamamagitan ng kapasyahan bilang 49 ng munisipyo ng Marilao na kanya namang malugod na tinugon. Sa gabay ng Panginoon at sa pagtatanggol ni San Miguel Arcangel, nakaligtas ang simbahan sa pinsalang dulot ng 2 digmaang pandaigdig. Sa panahon ng dekada 50, naipaayos ang ilang bahagi ng simbahan at kampanaryo sa panahon ni Padre Angel Pengson. Samantala, naipanumbalik naman ang simbahan sa hustong kaayusan nito noong 1967 sa panahon ng panunungkulan ni Padre Jose Salas. Taong 1980 nang malagyan ang simbahan ng panandang pangkasaysayan mula sa nooy pambansang suriang pangkasaysayan ng Pilipinas sa pagpupunyagi ni Padre Regalado San Pedro at Ginoong Cirilo Honorio. Sa paglago ng bilang ng mga mananampalatayang Katoliko sa Marilao ay isinilang mula sa kandungan ng orihinal na parokya ng San Miguel Arcangel ang parokya at pambansang dambana ng banal na awa ng Diyos at ang parokya ng mahal na Birhen ng Fatima. Sa panahon ng panunungkulan ni Padre Avelino Santos, nagsagawa ng malawakang pagsasaayos sa loob at labas ng simbahan, kabilang na ang pagpapagawa ng mga bagong retablo at kumbento, gayon din ang pagpapatayo ng Santuario de San Miguel de Marilao. Pinangasiwaan naman ni Padre Alberto Santiago ang pagpapaayos sa kisame, pobeda at mga karagdagang palamuti sa simbahan. Sa kanyang kapanahunan bilang kura paroko, nailuklok sa simbahan ang isang relikya mula sa lugar ng aparisyon ni San Miguel Arcangel sa Monte Gargano, Italia. Sa pagdiriwang ng 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas, naitakda ang simbahan ng parokya bilang isang simbahang pangjubileo. Sa kasalukuyan, patuloy na lumalago ang buhay pananampalataya ng parokya ng San Miguel Arcangel de Marilao bilang isang katolikong komunidad na ngayon ay pinamumunuan ni Reverendo Padre Ronald Macario Ortega bilang kura paroko at ni Reverendo Padre Jose Luis Perez bilang katuwang na pari. Nawa, ang matibay na debosyon sa pintakasing San Miguel Arcangel ang umakay sa mga Marilenyo tungo sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos. Mahal na Senyor ng bisitang matanda, maawa ka sa amin.
San Miguel Arkanghel, ipagtanggol mo kami.